Kasi kanina parang nadismaya talaga ako dahil sa yung tigas ng posisyon. Ang laki na po ng utang namin. Tubo pa lang po, 1.6 million. Yung pong aming korporasyon di po napakabait. Tinitingnan po namin napakatanga. In 2 years, yung 1.6 million, kailangan po namin mabayaran. Yung ginawa po nung tao dun, nandito po, wala na pong makina ang tatlong unit. Basaga salamin, walang transmission, walang differential, walang gulong. Mr. Clement, nagki-claim na some thousand of pesos ang hiningi ko, kasinungalingan po yun. I have here my records. The amount of money he gave to me during time na nakikiusap sila sa akin, 108,000 pesos lang po, Your Honor. Plus 12,000 stickers, 120,000. Yun lang po ang naging ibinigay niyang participation pera at pagkatapos yan, wala na. Saan po kayo makakita, Your Honor? You know, Martin, maputol ko po kayo. So, ibig sabihin po, yun pong pinag-uusapan nating particular na issue, ikabit po yung kanyang jeep sa inyo pong korporasyon. Ganito po, Your Honor. There is a process from the LTFRB. Kailangan po tayong gumawa ng consolidation process. Meron silang prangkisa. Mag-consolidate po tayo at magkakaroon tayo ng undertakings na kailangan ipangalan sa amin yan. Kung hindi, hindi po tayo makapag-consolidate. Ngayon, pumayag po sila, Your Honor. Maputol ko po kayo. Ang pinag-uusapan po natin sa consolidation, it is only referring on the cooperative. Pero sa inyo po ay korporasyon. Kasama po, Your Honor, makasagot po. Kasama po ang korporasyon sa consolidation. Hindi ko pa kami po pwedeng lumiis dyan. Kasama po ang korporasyon namin. So, na ang mga... ibig sabihin nga po, kung kasama ang consolidation sa corporation, which is malinaw naman po na dapat stockholder po yung mismong kasama dun sa korporasyon, ay ibig sabihin po, hindi po sila stockholder. Ina-allow nyo po ang hindi stockholder na makasama po sa inyo pong linya. Your Honor, makasagot po, please. Ipinaliwanag ko po on the first place that they are not stockholder of my PM Jeepney Corporation. Magbibigay ko lang, pagbibigyan ko ang kahilingan nyo, subalit, hindi kayo stockholder. Mr. Chairman, maliwanag po. Maputol ko po kayo. Admission of Mr. Martin, it is only show na hindi nasusunod yung patakaran po ng DOTR. Kasi malinaw sa kanyang pag-amin na inalaw po niya. Hindi kasama sa korporasyon pero inaalaw po niya na sumama doon sa kanyang korporasyon o doon sa kanyang kumpanya ang hindi naman po lehitimong stockholder ng kumpanya. Mr. Chair? Malinaw po yun. Pwede mo makasagot, Mr. Chair? Sige po. Or fade it up? Fade it up ka? Yes, I'm the national president of Fade it up and I am also a corporate director. Dito po sa issue po namin, ang franchise po namin dito is awarded po talaga sa FEDUDAP. And even the loan, kami po yung nag-loan for about 30 more, 34 million, for 15. In good faith po, nagmalasakit po kami sa mga beneficiary. Sa Montalban po ito, meron po kami dalawang local president, affiliate po sa aming federation. So ang ginawa namin, kapalit po ng pagmamagandang loob sa modernization program, 7 dun sa isang leader and then the other leaders, 8. Kasi hindi po sila nagkasundo in i-manage yung 15. Nagtatalo sila, siguro gulangan po sa pera. In exchange po ang aming pong corporation, ang kukunin lamang po namin sa kanila, 1,000 each panghulog po sa bangko. And the rest, 200 pesos per unit para naman po management fee. Para tumakbo naman po ang korporasyon, may panggastos. Ang nangyari po, the other part po nung manager o nung isang local president with 8 units, in a year po, nagbully po, hindi po naghulog.
So nakatanggap po kami ng tatlong demand letter and final demand letter po tatlo. Ang laki na po ng utang namin. Tubo pa lang po, 1.6 million. Ito pong pinagmalasakitan namin na isang leader from Montalban, sipin niyo po, hulog sa bangko, hindi niya binibigay. Kami po ang utang, kami po hinahabol ng bangko. Yung pong aming korporasyon, di po napakabait. Tinitingnan po namin napakatanga. Ako para sa akin po yun. Kasi bully pa sila eh. Dinaan namin negosasyon, maghulog ka naman. Naubos kami pa ang kinasuhan ng trespass kung saan kami rin naman na nakakontrata doon sa garahe. Iniling niya pa rin sa LTFRB yung change party at kanya raw ang prangkisa. And then the other parties, talaga pong pinukpok na kami rito ng kamalasan. Yung common naman, ang sabi, technicality, hindi raw kami dapat may prangkisa. And thank you very much sa LTFRB and bank. Pinaburang kami. Dahil talaga naman pong na-award kay Fejodap ang corporation, ang franchise or PA. At kami naman po yung nakapag-loan legal. Ito po ngayon ang hinahabol namin. In 2 years, yung 1.6 million, kailangan po namin mabayaran. And restructure, kailangan namin magbayad a month of 300,000 a month for 15 units. Alam nyo po, yung ginawa po nung tao dun, nandito po, wala na pong makina ang tatlong unit. Basag ang salamin, walang transmission, walang differential, walang gulong. Yan po yung kaha dun. Tambak na po ang electrical, lahat po. So namang problema kami rito. Pero we stand. Kinausap po namin ang land bank. Patuloy po kami na naguhulog at na-restructure nga po at tinanggap namin yung bid na yon, yung halaga na yon, natatapusin namin in 2 years, matapos namin, pati ang 1.6 million. Ganito na po talaga yung magmalasakit ka dahil sa ganda ng programa. Wala po kami ritong kinikita. 200 pesos a day per units. Uupa ka pa ng opisina. So meron kami 15,000-3,000 isang araw. May 90,000 po kami. Totoo po yun, 90,000 opisina. Pero hindi naman po sila marunong maghulog. Delinquente, from the start of 3 months and the 4 months, wala na po, bungal-bungal na po ang hulog. Saan so, po tayo magmamalasakit? Wala naman po silang existing franchise. Idinulog na rin namin ang mga problemang ito, pero kinakailangan kami pa rin ang tumayo dito. Well. Mr. Chair, pasensya na po kayo sa ating mga honorables. Hindi, mahaba na ang pasensya ko. Salamat po. Naisabi ko lang dahil nabanggit lang po naman ng ating pangalan dito, ang Fejodap. Yes. Para naman po malaman natin na kami po yung nagsisikap mabayaran ang 15 unit na to. Kahit 12 units pa lamang po ang tumatakbo. At yung 3 unit, hindi pa rin po namin nakukuha rin sa garahe. Baka barilin pa kami ng tao eh. Bully po eh. Expected ko po nandito siya sana eh. Dahil haharapin ko po, dahil kinasuhan na namin siya para lang namin makuha ang ilang units ng anti-car napping and estafa for 3.4 million. Talagang hindi niya nahulog. Kami po nagsasuffer nun. Kami po ang magbabayad nun. Sige, Iho. Salamat po. May panahon para dun sa inyong mga problema sa kooperatiba. Kayo na po ang huli. Madam France, bago tayo lumipat doon sa problema ng mga kooperatiba, you have the floor. Sige po, thank you Mr. Chair. Medyo nadismaya ako kanina dahil parang, Mr. Chair, naramdaman niyo naman siguro kanina na parang wala nang options. Ang mga drivers and operators, whether they like it or not, talagang
mag-consolidate. Oo, after April 30 ng prangkisa. Talagang ano no, bali ang tanong ko na lang, bali kung baga, di ba, nung last time kasi pinapaaral ko talaga yung mga options. Ayun, nabanggit na nga natin kanina, nabanggit ni Kong Karaps kanina yung mga options. So nakakalungkot yung mga problemang naririnig din natin, Sir Chair, doon sa mga nag-consolidate at nagsisikap talaga na pumaloob doon sa programa. So talagang ano no, talagang nakakadismaya din dahil mismong kay DOTR secretary eh, parang sarado talaga doon sa consolidation. Parang hindi nare-realize yung mga nagiging problema nitong pagpipilit nitong DOTR na to doon sa kanilang modernization kuno ng mga PUB. Ito na nga, nagkakaroon talaga ng maraming mga problema at nagaanak ng maraming problema. At talagang parang wala ng options. So tanungin ko ngayon yung LTFRB, pinag-aralan niyo na po ba yung options na binabanggit natin nung last meeting? Kasi tinatanong ko, pwede bang options yung... kasi nasa ano naman yan eh, no? nasa batas naman natin. Pag-join ng cooperative or corporation, pwedeng single or dual. So talaga bang sarado na? Sarado na ba ang DOTR? Kaugnay dun sa mga iba pang mga options aside from dun sa consolidation. Kasi kanina binabanggit naman din Mr. Chair ni ato binanggit ko rin nung previous hearing natin, instead na ma-consolidate yung mga prangkisa ay operations ang dapat na i-consolidate. So tanong ko lang sa LTFRB na pag meron na po ba kayong pag-aaral dun sa sinasabi nating mga options, Sir Chair? Mr. Chair? Yes. Napag-utos na po kanina ni Secretary Bautista, nakasama po siya doon sa agenda ng susunod na Project Steering Committee to discuss the suggestion of the committee on the dispensation of the industry consolidation requirement. And all the observations made related to the industry consolidation requirement have been noted by all of the members of the PSC here present and will be. And we committed earlier also, Mr. Chair, to submit an update right after that meeting, Mr. Chair. I think I committed earlier that we will submit the report the following day after the meeting with the Project Steering Committee, Mr. Chair. Thank you, Attorney Lainez, no? Kasi kanina parang nadismaya talaga ako dahil sa yung tigas ng posisyon mismo ng secretary kaugnay doon sa consolidation. So parang wala na kayong mabigay ng option. Talagang matigas na talaga na ganon. But anyway, hihintayin natin ano yung gagawing meeting at pagkoconsidera siguro nung kasi alam ko kami dito sa committee, dito sa kongreso, nagkakaisa naman tayo eh no, na doon sa prinsipyo na dapat walang magutom, walang mawalan ng trabaho. Kumbaga sa amin sa education, nobody should be left behind dito sa anumang mga policy at programa. At kung ang policy ay hindi yan makakatugon sa pangangailangan, kabuhayan ng mga drivers and operators, ay hindi yan magiging epektibong policy. Kaya kailangan nating pag-aralan yan. Kaya nga sinasabi natin, hindi dapat prangkisang i-consolidate, kundi yung operations. Okay? At napatunayan na yan sa karanasan ng mga iba't ibang mga organisasyon ng mga TODA. Okay? Yung kanilang operation. So gumagana naman. Okay? Kung titignan lang natin, Sir Chair, yung mga nagiging problema, hindi ito sumasagot doon sa talagang objective talaga bakit kailangan natin ng modernization, kasi na-focus na talaga tayo doon sa consolidation ng prangkisa instead na pag-usapan talaga natin ano ba talaga yung sasagot sa transportation crisis. Kung ma-consolidate man lahat yan, mawawala na yung mga traffic, mawawala na yung kakulangan ng mga transportation. Hindi eh. Di ba? Pero naka-focus tayo sa consolidation ng prangkisa, Mr. Chair, at nakikita na nga natin yung mga nagiging problema. So, di na po ako magtatanong kasi may mga tatanong ako later on, Mr. Chair, doon sa mga problems that arise
tungkol sa kooperatiba, corporation, at iba pa. So yun na lang, hihintay na naman natin po ano na naman yung magiging study nila hanggang April 30. So yung pangalawa, sa pagre-rehistro. So last time na we have na pinag-usapan natin, Mr. Chair, yung pagre-rehistro ng mga, ngayon, February na, magpaparehistro na dapat yung mga number 2 ba? Yes, Mr. Chair. Number 3. Ending 2 po. Oo, yung number 2. So, hindi nyo pa rin ba nare-rehistro ito, alba sa LTO? Kasi ang ano sa amin ay yung tungkol doon sa insurance. Halimbawa, hinahanapan pa rin, pati insurance, kaya talagang ano, Mr. Chair, lahat ng step by step na gagawin ng isang driver at ng operator para magparehistro ng kanilang sasakyan, kinakabit talaga yung consolidation. So yun yung nagiging problema. Kaya sasabihin niyo sa akin, hindi na nang nagparehistro itong mga to kasi baka may mga ano na, ibang mga dahilan. So ang dahilan po yung ginagawa ninyong very stiff na mga requirement na kinakabit nyo sa consolidation. Habang pinag-uusapan natin yung problema sa consolidation, pinapatupad nyo pa rin yung pag-iigpit ninyo sa mga driver as regards to the registration at kinakabit nyo yung consolidation. So yun ang tanong ko, Mr. Chair, bakit naman ganon? Iaano nyo dun sa license, dun sa insurance. So hindi rin sila bibigyan ng accredited insurance ng LTO kapag walang consolidation o intent to consolidate. Tama po ba 'yon, Mr. Chair? Sa kay Asik Mendoza. Mr. Chair, may I answer the question?